dyan lang kayo, stay put lang kayo dyan. Importante, yung Word of God, yun ang susundin natin. Importante, tinataas namin dito, kayo na mga viewers, tayong lahat na may direktang relasyon sa May Kapal. Yun lang naman. Yes. Wala nang iba. Amen. Hindi masagasaan yung religion nyo na meron kayo. Yes, amen. So, mga kapatid, sabayan niyo po ako kung sinong gustong magtanggap sa Panginoon, yung sinong hindi pa, sabayan niyo na po ako. And then, pag tumanggap po kayo, i-message po si Brother Bong para i-acknowledge niyo po siya para namin kayo. Magpa-pray kayo pwede rin para ma-include namin yan sa devotions. May proseso po yan. Kung tinanggap niyo po ang Panginoong Hesus, kailangan tayong lahat, mayroon tayong generational curse. Alam niyo kung bakit, saan tayo nakakuha nun, sa ating mga kanino-ninunuan, sa ating kung saan, di pa tayo pinanganak, mayroon na tayo niyan kasi doon tayo ang ating, nagmula tayo sa kay Adan at kay Eva. So, doon na talaga ang puno natin. So, mga kapatid, nasa Exodus 25 po yan, mapapasa niyo in the Bible. Pag nagtanggap po kayo, message niyo po si Bong para ipaluha po namin kayo. Okay? So, o di kayo, magpa-add kayo sa GC namin. Meron tayong group chat yan. Para kung may mga prayer request kayo, madali lang. Send nyo lang pangalan, lahat. Okay, connect nyo dyan. May GC tayo. Kahit natulog kami, may mga malam din na gising pa. Kasi iba-ibang oras natin sa buong mundo, hindi magkapare. 24/7 po kami. Yun yung advantage sa atin. 24/7. Yes. Dilat ang mata po namin, 24/7. Yun lang ang kagandahan dito sa Alphan Omega. Wala pang nakaganito sa buong mundo. Siguro ang Alphan Omega lang. Kasi pagtulog kami dito, nasaan man kami, ang Pilipinas gising. So may nagre-rescue ka agad. So ganito lang po yun. Basta kung ano man ang pangangailangan nyo, prayers po muna tayo mga kapatid. Next na lang yung pag kami ay binibless na ng Panginoon na sobra-sobra. Prayer request yan na hindi makapag-comment sa page, nahiya. Pwede mag-PM, may send message na button, yung Alphan Omega Radio Online na page, pwede kayo dyan sa mga nahihiya. Ang dami kasing mga nag-prayer request din na nahihiya lang. Through private message, huwag kayo mag-alala. Pwede kayo mag-private. Pwede kayo private message sa mga prayer warriors natin. Okay lang. Brother Bong, napag-usapan na rin natin na kung sinong may gustong mag-reach out sa atin. Nung isang, patutuo po, pupurihin natin po ang Panginoon kasi talagang sa Kanya ang kapurihan. Diba? Ang kaluwalhatian, kundi sa Kanya lamang. Nung isang araw po, nakita ko yung isa sa mga kapatid natin dito lang sa dito sa online nag-message sa akin. Tapos kausap ko si Ate Ilsa. Sabi ko, Ate Ilsa, sandali muna. Itawagin ko to, tawagan ko tong isa kasi nag-message siya. Please sis, I need your help through prayers for protection. And then ayun mga kapatid, nakausap ko siya kung anong ang concern niya. Yun pala, may problema, may mga pulis sa bahay nila, mga kapatid, from midnight until 5 until 6 a.m. in the morning. I don't know kung ang hanggang ang oras na wala yung mga pulis, nandoon, nakabantay. Basta sa madaling sabi, hindi ko na siya sabi ko, sige, mag-pray tayo. I-ano mo yung tubig mo, ihanda mo po rin po yung yung oil. Sis, wala akong oil. Sabi ko, kahit oil na pang luto, basta may oil ka. So, sa madaling sabi mga kapatid, nag-pray kaming dalawa. Tapos ayun na kasi hindi daw siya nakatulog, magdamag, hindi siya makatulog, balisa. Sabi ko, huwag kang magpapa. May Panginoon tayo. Pag sumampit ka sa Kanya, magsambit ka sa Kanya, yan mga yan, kaaway, yan. Kumbaga, huwag ka magkabad. Attack na kaaway. That's the work of an enemy. Yes. Sa akin naman ngayon, baliktad na dati, di ba, pag may problema ako, yung bang... Dami namin kasamahan din namin na na-scam. Hindi ka makatulog, grabe. No? Oh, yun. Diba, may takot ka babalik pa ba pera namin, di ba? Kasi nag-join din tayo before sa mga, investment na yan. So, madaling diba, sabi, Brother Bong. At least ngayon, iba na. Pag mag-pray ka lang. Ako ngayon, hindi ako makatulog. Pag hindi ako na-pray, daming mga prayer request dyan na hindi ko ma-open. Kailangan pag-pray. Pag natapos ko yun, doon na, makatulog na ako. Pero pag hindi ako makapag-pray, hindi na ako makatulog. Nangangati ako para akong may kagit ba. Kasi mayroon ka pang gagawin, hindi mo pa ginawa.
Ganyan, ganyan Oo, ang ano, kailangan mag-work gagawin spirit ko mga muna. kapatid. Tapos, Hindi ka inaumagahan, makakatulog yung ma-pray natin, na, mag-message na lang yun. Salamat kung sa Panginoon, salamat sa inyo. Minsan nga, hindi na ako nagkukunik sa mga malaam natin kasi may, pag makita ko yan na may group din sila na naka-green, yung join call, hindi na ako mag-join muna. Ito muna, salbahin ko muna to. Ito muna pag-pray natin kasi iba-iba tayong oras. Kaya nga, kailangan matulog. Napaka-malaking kagandahan sa Alpha. Malaking ano talaga ang pagka na-pre-over ka na, nandun yung mai-comfort ka kaagad. Alam mo, sa sis, okay na ako. The Lord will comfort you. Oo, nag-message siya na okay naman lahat. Sabi ko, praise God. Kasi natatakot talaga siya baka mag-anuhan kasi gustong yung may tao, may ano doon ang gustong lusubi na sila. So, sabi ko, hindi, wag, ano lang yan. Dahil Panginoon tayo, may pinakamakapangyarihan tayong ano, nandito sa atin. Pag nandito na ang Panginoon sa atin, wala tayong dapat ikakatakutan mga kapatid. Yung mga ano problema na yan, distraction lang yan. Distraction yan. Itaas nyo sa Panginoon. Itawag nyo sa Panginoon. Financial, pera, problema. Sa halip. Sa Panginoon. I-pray lang. Alam niya yan. Alam niya na lahat. Karamdaman, Amen. Napakadali. Amen. Mayroong mga... Di ba mag-pray tayo minsan, mayroong mga tao na pag ipag-pray natin, tulad nung hindi makalakad, on the spot, nakalakad. On the spot, dahil, yes. Dahil ang iba naman, unti-unti, dandahan, gagaling, babalik na naman, So meaning, may kailangan tayong putulin dyan. That's itinatawag nilang generational curse. Amen. Exodus 25 na namana natin kahit hindi natin alam. Pero pag na-pray kayo ng mga prayer warriors natin, alam nila kung ano yung dapat ikat sa inyo. Kahit hindi nyo pa sabihin, alam na alam yan. Magulat ka na lang Spirit. Po, mga kapatid, kung ano yung, ano, bakit, uy. Anong nalaman, dapat ikat sa iyo? May nagawa ka, may nagawa ang pamilya mo, hindi mo alam, pero kami, alam namin. Pero hindi naman natin nilalabas yan. Hindi yan dito sa live, sa ano yan, sa private message, sa video call, messenger call, anong tawag pa doon, o sa cellphone. Alam ng mga prayer warriors natin kung anong meron kayo na kasalanan na dapat matigil yon, dapat makat yon. Kumbaga, namana ninyo ba? So, ang nakakaalam yon ang Panginoon. Dahil wala tayong lahat, wala tayong may tatago sa Panginoon. Pero hindi namin nilalabas yan na yan ang kasalanan no. mo, di ba? Wala, hindi pwede yon. Kasalanan din namin yon. Yes. Mapunta kami kay Taning kapag ano, babalik kami kay Taning kapag ganyan. Amen. Hindi dapat. Amen. Kayo Amen. Lang nakakaalam, saka yung nag-pray sa inyo. Amen. Yun nakakaalam. Amen. Yes. Yun ang kaibahan dito. Hindi yun hula, ha? Hindi, in Tagalog, hula naman. Pero no. Iba yung manghuhula sa palad-palad, hindi yun. Kasalanan yan, Balong. Kasalanan yun. Pero yung sa amin, we pray for you. And then, yung Panginoon, yung Holy Spirit, siya yung magsasabi, ito yung kasalanan na nagawa. Na kailangan natin hinga ng patawad. Kailangan natin i-renounce mo yung... Let go mo, maghingi ka ng tawad. Alam namin yon so, ng mga ano prayer warriors. So yun ang kaibahan ng Alpha and Omega Radio Online. Kung bakit, ang tagal ng mga, dami ng balik-balik mo sa doktor, hindi ka pa rin gumaling. So dito sa Alpha and Omega Radio Online, mga prayer warriors, malaking tulong ho yan. Huwag kayong mahiya. Mag-comment lang kayo. Yan, Amen. Yan importante. Yes. Kailangan kasi malinis yung puso natin para... Madali tayo makarecover. Tingnan yes, mo ba naman, di ba, pag ano pa, kapag problemado ka, pagpalagay natin, problemado ka, ang dami mong problema, financial, lagi mong iniisip kahit magkumain, hindi ka kakain, sobra kang stress, magkakasakit ka talaga. Ka. Oo, kasi tao ka eh, katawang tao ka. Flesh pa tayo, flesh. Nandito ka sa masasaktan pa rin tayo, maano pa rin tayo, mag-iisip, di mo maiwasan yan kasi, nandito pa nga tayo sa mundo. Sa lupa pa tayo. Hindi na tayo mag-iisip doon, di ba? Oo, yeah. Kailangan na katawan natin kasi yon na alagaan din natin. Amen. Spiritual yes. and physical, di ba? Spiritual, physical, financial, lahat ng aspeto ng buhay natin. Dapat balansi yon. Pero, yung pinaka-importante talaga, spiritual life natin. Amen. Yes, right, right. Maniwala ka yes. na may Panginoon talaga. Kasi yung hininga mo, saan galing yan sa nanay mo? Bakit na mamatay nanay mo, lola mo? Hindi. Nasa kanya yon. Sa diba? Panginoon. Yun. Nasa kasi, Panginoon yon. Libre yon. Yung, ginawa si iba, mga kapatid, kinuha lang yan doon sa ano ng, ni Adan, tapos
hiningahan. Kaya yung si, kahit si Adan, hiningahan lang yan. Kaya nagkaroon ng hininga. Hininga yan ng Panginoon, ng Heavenly Father natin. Yun. Oh, so, talagang yun. Unahin natin ang Panginoon. Kasi siya ang nagbigay ng ating kahit kapahingahan, ating hininga. Ito, pwede madaldal ako kayong saglit ha, brother. Pwede mag-share ng konti. May matanda na nagkaroon ng sakit. Okay. Tapos nung idinala siya sa ospital, isang araw lang o dalawang araw, basta mga ganun. Naunahan mo ako ah. And then Sige, tuloy mo. Ang ganda ng kwento na yan. Tapos nung ano mga kapatid, naggumamit siya ng ano, ventilator. Ventilator kasi mga kapatid, napaka ano yan, mahal yan. So, nung lumabas na sila sa hospital, tinignan nung matanda, pero yung matanda na yun, mayaman. Mayaman talaga. Tinignan niya yung ano, yung bill niya, yung bills niya, napakalaki. Napakalaki niya, talaga. Tapos iyak siya ng iyak. Pagka-iyak niya, tinatanong siya ng mga anak, bakit dad, ano bang problema? Di ba na problema ka ba sa bayaran na hindi natin kaya? Sabi naman nung ano ng daddy niya, iyak pa rin siya ng iyak. Sabi siya, ganun. Dad, magsabi ka kung anong problema talaga. Makaya natin yung bayaran. Wala, iyak pa rin siya. Tapos nung ano na, nagsabi ang matanda na, napakabuti ng Panginoon, sabi niya. Kasi something 70 something na siya, mga kapatid. Simula nang maliit pa ako nang hanggang ngayon, dekada na naghinga man ako, wala man akong bayad. Itong dito lang minuto lang or bilang tutungan yung hininga mo through ventilator, ang mahal. Oo. Ang mahal-mahal. Sabi niya napaka ano talaga ng Panginoon. Doon siya nag-stop ng ano, at least na share niya doon sa anak niya. Doon ang anak niya namulat din na oo nga pala na. So talaga magpapasalamat tayo lagi mga kapatid sa ating Panginoon dahil siya lang talaga ang walang kabayaran, biruin mo ako libre, di ba? Ilang taon kang ano nabuhay sa mundo. Walang bayan. Libre yung hininga mo. Pero nung kinapos ka ng hininga, dinala ka sa doktor, ang mahal na kaagad, ilang oras pa lang. Oo. So, di ba? Napakabuti ng Panginoon, mga kapatid. Yeah. Kasalamatan natin lagi. Di ba, Brother Bong? Totoo yun. Yan ang isa sa mga leksyon na napakaganda, di ba? Sa ating lahat, hindi natin na-appreciate. Binigyan tayo ng buhay, binigyan tayo ng hininga, tapos ginagawa natin sa kasamaan natin ginagamit, di ba? Yes, amen. Amen. Yun ang talaga hindi pa nakatanggap, binigyang importansya. May tao naman talaga, kahit ako noon eh. Alam ko naman tayong mayroon talagang Panginoon, no? Naglikha ng mundo, pero yung isa buhay siya, nang tanggapin siya, sundin siya, kung anong will niya sa'yo, wala. Nag-enjoy ako sa pera. Ignore lang. Kasi mas ano eh, mas material ba? Material love. Material love. Nag-enjoy kasi may monthly ka, lalaki ng sahod eh. Uh-huh. Ay nako. Ngayon, pero tapos pa rin. Walang, hindi pa rin nakapaayos. Dami pa rin utang-utang. O, di ba? Ganun yun. Yes, hindi pa rin kasya, no? Hindi pa rin kasya. Kahit na ang puno ng bulsa mo, yun pala, kulang, malnourish ang spiritual mo. Pero kapag punuin mo yung spiritual aspect mo na ng buhay mo, kaya yung tinataas natin palagi, spiritual aspect mo na ng buhay, magpakabusog mo tayo, bago yung bulsa natin, mabubusog din yan. Mm-hmm. Una, spiritual, what financial. Mm-hmm. Balansihin natin yon. Yes. Mas malaking porsyento ang spiritual natin. At dapat mayroon tayong tinatawag na pure heart. Beautitudes, the beautitudes, yun. Para magkaroon tayo ng busog na spiritual life, dapat ang basihan natin, pure heart. Hindi yung physical. Hindi naman namimili ang Panginoon na ano ka na, di ba? Nasa Panginoon ka na. Mabait ka na. May pinag-aralan ka. Professional ka. Hindi yon. Puso natin ang basihan niya. Amen. Amen. Yun. Hindi yung pakitang tao lang. Mm-hmm. Okay. I-share ko yung topic na ano nasa ano yan, 1 Corinthians chapter 12 mga kapatid.
Ano na natin to dati, i-ano ko rin ulit ngayon para refresh natin. Tayo lang talaga dito talagang pabalik-balik para ma-sync yung Word of God sa ating mga isip. Iyon yun, ano mga kapatid, sabi doon, kung wala man daw tayo pagmamahal, walang silbi. Kasi ang ano talaga ng Panginoon, ang iniwan talaga ng Panginoon sa atin is pagmamahal. Nandoon yan sa 1 Corinthians chapter 12 na sabi, kahit ubusin mo pa ang ating kayamanan sa pagbibigay ng tulong, hindi pala yun basihan mga kapatid kung wala kang pagmamahal. Kahit sunugin mo man ang iyong katawan para ihalay sa kanya, kung wala kang pagmamahal, walang silbi pa rin yun. Yeah. So, to say, mga kapatid, kahit anong gagawin natin na pagtulong, pag ano sa kapwa, but kung wala tayong pagmamahal sa kapwa, walang silbi yung ginagawa natin. So, napaka-importante, mga kapatid, na magmahal tayo hindi lang sa dila, kundi iparamdam mo sa tao na mahal mo ang tao. Ganon po. Kasi sabi dito ng Panginoon, magmahalan kayo. Love God with all your heart. Love your neighbor. Huwag maaway. Huwag manira. Huwag mangchismis. Lalo na sa mga ano ha, mga Kappa members. Bakit puro devotion yung ginagawa ni Bug Agapi na yan? Ano ba yan? Puro naman mga prayer sila ng mga malaam niya. Well, hindi naman sila nag-ano ng pera ng Kappa. Ay, nako talaga. Hayaan mo na mga kapatid. Ayaw ko manood. Ang daming nag-feedback sa akin ha. Kayo ha, mga member kayo ha. Magkita talaga tayo. Ay, nako talaga. Hindi ko tanggapin, sorry nyo. Parang bata eh, no? Hindi ko tanggapin, sorry mo. No, masama yan. Hindi yakapin ko kayo. Sobrang basta, bait ng Panginoon. Ngayon lang yan na hindi pa ninyo naintindihan ang lahat. Later on, mauunawaan. Maiintindihan ninyo ang lahat ng yan. Tama ang Panginoon. Gaganon kayo. Walang problema sa amin. Ngayon lang yan, pinupuna lang namin kayo sa ngayon, mali ko yan. Huwag kayong umiwas sa broadcast natin na makikita nyo si Bong na mayroong devotion at parte sa Panginoon. Bible yung mga sinasabi. Huwag kayong umiwas. Dumikit kayo. Ilansang nyo yung mga cellphone nyo dyan. Di ba? Dining di kinya? Oo. Dati puro na kami nagigala-gala natin Nining, puro enjoy-enjoy. So ngayon, di ba, nagsishare-share na kaming dalawa. O, pinapasahan ko siya ng mga Bible verse para hindi mang problema. Kasi lahat naman tayo problematic. Hindi tayo normal pag walang problema. Ganun lang yun. Yes, mga malams natin na stress. Oh, ganun yung ginagawa natin. Ha? Huwag kayong umiwas sa live ni Bong. Huwag kayong umiwas sa live ng Alpha. Lalo ng mga Kappa members. Mag-view kayo dahil kung umiiwas kayo, meaning na kay taning kayo. Iniwasan niyo ang Panginoon, hindi kami. Iniwasan niyo, hindi kami. Huwag niyo kaming sambahin, hindi namin kayo ini-invite na manood ng Alpha and Omega Radio Online para magkapera kami dito sa online ito. Facebook wala to, walang pera dito. Walang pera sa Facebook. Ituruan namin kayo para magkapera, yun lang. Ha? Gamit ang salita, ang Word of God. Amen. Ibisin ang puso natin. Oh, ganun lang yun, ha? Hindi naman namin kailangan ng ano na yan, ng mag-YouTube kami ni Sis Juliana para magkapera. Hindi, huwag kayong mag-view. Ganun lang yung kasimple. Sa member, mali yun na mga mentality. Nasa kalaban yon. Amen. Kung gusto nyo, ayaw nyo manood din, magbasa ng Bible na lang. Kung ayaw nyo ng mukha namin dito, liwas kayo, walang problema yon. Kasi daming mga comments na dumating sa atin, di ba, na screenshot natin. Na hindi naman namin kailangan ng mag-YouTube. Kung gusto ko mag-YouTube, araw-araw, oras-oras, mag-video ako dyan, kahit sumasayaw eh, di ba? Kung gusto nyo, magtatanim ng paso, pwede naman ako mag-video kung viewers ang habol namin, di ba? Uh-huh. Yes, na, right. Magtanim, magwalis, o kung saan pupunta, bibili ng pagkain, pwede naman ako mag-video o ng YouTube kung gusto ko magkapera talaga. Anong ginagawa natin? Ito, sinishare ko ang broadcast ng Alpha ng Word of God para kayo ma-reach out din. Hindi sa pansarili namin. Nasa inyo yon. Kaya nga sinasabi natin, read Bible always para matuto tayo. Napagdaanan ko yung pinagdaanan nyo dati, yung magalitin sa kapwa, magmura-mura. Pagdaanan ko yan. Mang-away ng kapwa, papatulan nyo ng away din sa iyo. Gawain namin yan. Mrs. Juliana, kumaldita kayo dati. Ganon din kami dati. Umalis lang kami sa pagkaganon. Yes. Diba? Yun ang tinatawag na kami ay nag-born born again na. Opo yun. Diba? Dati ba pala mura ka rin? Dati? Matapang talaga dati. O si Jun Lee, ganun din yan dati. Ako, kahit sa comments sa live dati, papatulan ko yan.
re-replyan kita, pero ngayon di na. Dahil born again na kami, hindi religion. Nagbago ba? Nagbago na. Kayo din, binago yan, in-encourage na namin. Binago na po kami na binago na po kami, yan. Ano, ng ating, ano, ng ating ama. Nasa langit. Nasa, na, ano, nasa ano po yan? Basahin natin yung, ano, 2 Corinthians 5:17. Nandoon doon yan na, pag tinanggap mo ang Panginoon, ikaw ay bago na. Iniwan mo na ang bago ka na. Old, yung dating buhay. Ano. Wait lang, babasahin natin para klaro sa kanila na hindi natin yan gawa-gawa. Diba, brother Bong? Nandyan yan, nakasulat ba? Sabi dito, ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, wala na ang dati niyang pagkatao, binago na siya. Ang lahat ng tao ay gawa ng Diyos na nagpanong balik saan sa bayan. No, in iba, ano pala, mga kapatid, basahin ko ulit. Napunta na ako sa 18. Sabi niya, ang sino mang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, binago na siya. Yun, mga kapatid, once na tinanggap mo ang Panginoon, tayo ay bagong tao na. Yun ang tinatawag na born again. Binago na tayo. Wag, iniwan na natin yung luma nating nangyangaway. Luma, makasalanan na gawain. Sinungaling, wala na yun. Ito na tayo ngayon. Bagong tao, kung tawagin ay born again, not religion. Born again yun. Yes. Yun religion. Bagong tao ka na ba? Lahat naman tayo may karapatan na magbago. Pero yung iba, matigas ng ulo, ayaw talaga. Amen. So, bahala kayo dyan. At least tayo, tuloy-tuloy niyo sa pag-share ng Word of God. Ganun lang naman. Kahit kayo, pwede naman kayo mag-share sa Facebook nyo. Pwede naman. Messenger. Sa wall nyo. O bakit ba? Wala namang pumitigil sa iyo. Ah. Yun nga lang, kunti ang like. Di ba? Yes, right. Huwag kang mag-expect ng mga likers. Kunting-kunti talaga yan. At least nag-share ka, nababasa nila. O, ganun lang yan. Yes. Sige, so, pure heart tayo, purity. Okay, Brother Bong, ituloy ko yung kanina, di ba ang gusto ng Panginoon is mahalan lang. Sabi ng Panginoon doon sa first niyang ano, sa first na commandments is love God with all your heart, with all your mind, with all your soul, and with all your strength. And number two, doon na talagang inaano na, love your neighbor as you love yourself. Unahin natin pagmamahalin natin ang kapwa bago ang ating sarili or mahalin natin both. Minahal natin ang ating kapwa, minahal din natin ating sarili. Di ba mga kapatid, ganoon ang gusto ng Panginoon na magmahalan tayo. Okay, mag-start na tayo Brother Bong sa ano ating topic natin. Prayer warriors natin, please paat kay Aida Agustin Pidrigal. Healing prayer niya. Pa ano naman, kung naka-monitor kayo dyan, mga prayer warriors natin, paat na lang dyan. Then, pa-include sa devotion nyo dyan. Mag-programa muna kami ni Sis Juliana. Sige. Ang ano natin, number one na ano natin, yung inner purity is necessary to approach and save the pure and holy God. Diba? Yun ang ano natin topic ngayon. And, blessed are the pure in heart, for they shall see the God. Yan yung ano, Mateo 5:8. Nandito na, Brother Bong, sa pinakababa. Nandiyan na lahat. Masahin mo. Mapalad. Ito sinasabi. Mapalad ang mga taong may malinis na puso dahil makikita nila ang Diyos. Amen. Amen. Kasi pag makasalanan ka, malabo talaga. Kahit mag-pray ka, hindi yan magpa-flash sa'yo. Pero pag yung bang strong faith ka na, yung bang tanggap mo na sa buhay mo yung Panginoon, totoo yun. Hindi imposible mangyayari. At saka mayroon talagang pagkakataon ng encounter ng Holy Spirit. Hindi mo man siya makikita ng physical. Siyempre, wala naman nakakakita ng physical talaga sa kanya. Except kung wala ka na sa mundo, yung bang namatay ka na, yung may judgment ka na, yun na yun. Pero pag nasa lupa tayo, dun mo makikita yung kapangyarihan niya. Yung actual ba na nangyari sa iyo sa problema mo na resolve yon, answered prayer ba yon, mararamdaman mo doon yon. So talagang mga kapatid, pagka tinanggap mo ang ating Panginoon, dapat galing sa puso, kasi nakikita ng Panginoon kung
yung pagtanggap mo sa kanya or ano lang ba, para sa plastic nguso lang, lang. Bunganga lang, nguso lang. Kailangan sa puso. At isa buhay ang bawat salita ng Diyos. Yun. At lagi tandaan mga kapatid, sabi nga, kahit ano pang ginawa nating maganda sa kapwa natin, ubusin man natin ang ating ano, kung wala tayong hindi pure yung heart natin sa kapwa natin na mahalin at pagtulong, walang silbi. Yun ang importante mga kapatid. Kailangan laging clear ang heart natin. Diba? Laging mayroon pang ano, mga doubts dyan sa puso natin, may inis, ipag-pray natin. Mag-pray kayo. Mm-hmm. Lord, tulungan mo ako. Guide me. Amen. Yes, right. Oo. Tanggalin mo yung galit ko kay Juliana, Lord. Mm-hmm. Yung galit ko kay Nanay Marlene, tanggalin mo to Panginoon. Kasi nainis ako sa kanya. Mm-hmm. Kung ano pinagsasabi ko sa kanya, tulungan mo ako. Walang ibang makakatulong sa'yo. Ganun lang. Amen. Diba? Ganun. At saka, para okay, maging magaan pakiramdam mo. Ano ko, Brother Bong, sa'yo? At ngayon patotoo to ng konti. Okay. Because we are talking about pure heart. Nag-ano tayo ng ating, kung ano yung mga nasa puso natin. So, ganito. Ako dati, mga kapatid, hindi, siguro pag nalaman, pag nakita ng mga kapatid ko, 14 po kami, ako po ay isang breadwinner doon nung, ano, kaya kami, talagang nakapagtapos ang aking mga kapatid. Dahil ako'y nagpakatulong. Nagpakatulong, nag-abroad, talagang umano hanggang sa nagtrabaho hanggang sa 44 na po ako mag-isa pa rin or dalaga pa rin kasi inaano ko yung mga kapatid ko na magkaroon ng magandang buhay kasi walang-wala talaga po kami. Kami po ay nagkakain lang ng mais, lugaw, kamuti, balanghoy, yun ang po ang ano namin. Tapos kayo yung ako talagang isa ako sa breadwinner. Masasabi 12 years old pa lang ako'y wala na sa magulang ko. Ako'y nag self-supporting mga kapatid hanggang sa sariling sikap. Talagang sariling sikap mga kapatid kung ano alam niyo lang kung ano ang pinagdaanan ko. But naniniwala ako na sabi ko, Lord, kung kaya ng iba, kaya ko rin. Basta nandiyan ka. Doon na lang ako, mga kapatid, umano sa kanya. Tapos, yun na mga kapatid. Dati ako, nung nasa ano ba rin ako, kilala nila ako na mabait. Mapagbigay, mabait. But, pag sinabing maldita po ako. Sorry, Lord. Sabi, yes. Nagpakas ano lang ako. But then, this time, mga kapatid, dati pag nagalit ako, as in kahit, sabi ko, magmatay na tayong dalawa, di kita kakausapin. But nung tinanggap ko na ng fully talagang, this time lang na nangyari, na meron akong ginagalitan na tao. But alam mo mga kapatid, isa, dalawang araw lang, ang sarap pala, no? Yung pagka, anong nakana ng Holy Spirit, talaga, wow. Hindi mo na, wala na yun, wala kaagad, parang wala lang nangyari. Kasi pag hindi mo yun i-let go, hindi mo yun tanggalin sa puso mo, ay naku, kahit sinong tao na makasalubong mo, pagsabihan mo ng galit mo sa ibang tao, labas ng chismis na. Chismis ka ng chismis, kahit walang pakialam, hindi naman nagtatanong sa ibang tao, sabihin mo doon. Mm-hmm. Pinto-pinto mo doon, na hanggang sa makarating na rin sa pinaka-origin, na iba na yung nilalaman ng storya. Yun ang gulo na naman. Diba? Mm-hmm. Ganun yun. Yes, yun mga kapatid na napatunayan ko, thank you so much talaga Panginoon, napaka-bless ko dahil matagal kong hinihingi yan na gusto kong na, yung bang hindi ko maiano yung galit na landya sa puso ko. Kasi mahirap mga kapatid, na, pati pagtulog mo, pagkain mo, nandun lang yung nakasentro ang galit mo dun sa tao. But now, wala na talaga. Sabi ko, napakabuti. Kasi agabi, araw-araw, mga kapatid, ang devotion ko talaga, pag-gising ko yan. Nag-spend ako ng almost 2 hours, 1 hour, 30 minutes. Tapos, mga kapatid, ang inihiling ko talaga sa Panginoon, Lord, kung paano minahal ang tao, bigay mo rin yung ganun na pagmamahal sa puso ko. Yun, Lord, sabi ko, kung yung bang tao na wala kang pinipili, yung pagmamahal na wala kang pinipili. Kasi ako dati, mga unlimited kapatid, pa. Ako dati mga kapatid, ang
marami kaming, marami talaga akong pamangkin kasi 14 nga kami. But meron akong pinakapaborito na isang tao lang. Ang ngayon na naging Kristiyano na ako, pantay-pantay nun. Sabi ko wala nang ano kasi nabasa sa Bible. May ano ka na eh, may